Good morning, good evening sa inyong lahat, guys. May kasama ko. Hi. Hi. Say hi. Hi, hello. How are you? How are you? Fine. Thank you. Okay, guys. Guys, second day tayo ng panggabi ngayon. So, nandito na ngayon tayo sa ano, sa planta, sa trabaho. Yun yung nakita nyo, ano ko yun, yung kasama ko, helper. Hindi so, guys, kasi nakausap ko yung ano, yung isang bago naming operator na kasama. So, may problema tayo doon. Ang problema namin doon, yung communication. Hindi siya makakaintindi. Siya makakaintindi ng English. Yun ang problema. Naiintindihan niya ng konti yung English, kaya lang nga, yung pagre-reply niya, pagka kinausap mo at nag-reply sa'yo, eh, hindi English kasi hindi siya nakapagsalita ng English. So, hindi mo ngayon maintindihan yung ano niya, yung language niya. What? Eh, Indiano yung ano, Indiano yung language niya. Kaya, doon nagka-problema, guys. Pero, sige pa rin. I-try pa rin natin na maintindihan natin yung ano niya, salita niya. So, yun nga eh. Kasi nung nag-usap kami ng pagdating niya, so, doon ko na-discover na may problema kami sa communication. Pero, mahirap man nating intindihin, nandyan na. Tapos, unang-una, aawa ka rin. Kasi, syempre, pumunta dito yon para magtrabaho. So, kahit na sabihin natin na, yung nga, sinabi ko na mababawasan yung trabaho, kunti yung kita. Pero maawa ka rin doon sa tao kasi siyempre gusto rin magtrabaho, gusto rin siyempre unang-una may pamilya din naman siya na ano na susustentuhan. Mali natin may nag-aaral pa siya o meron siyang pangangailangan na financial. Kaya so, nag-decide na ako na ano na yung nga nasabi ko nga sa iyo kasi 3 days, may 2 days pa ako para may 1 day na lang ako bukas. Last day ko na panggabi. So, pagpunta ko ng pangumaga, na shifting ko. So, makikita nyo rin yung guys. Ayan na, hindi ko alam. Ang hirap bag kasi yung, pangalan niya, nandun sa ano eh. Indiano siya, kaya try natin eh. Pero, subukan ko rin na yung best ko na may ano sa kanya. Maintindihan niya yung ano ko, yung pinaka ituturo ko. Para namang ano, para namang makapagtrabaho na rin siya ng maayos. Siyempre, kailangan pa rin niya magtrabaho para sa pamilya niya, diba? Kasi kaya nga kami nandito sa abroad. Kaya nakukusensya naman ako na hindi ko siya turuan. Siyempre, mindset na rin natin yun eh. Kapag ka mababawasan mga yung kita natin na nalalamangan tayo eh. Ano natin eh, emotion natin na huwag natin tulungan niya, pero wala, parang para sa akin, may pamilya din yun eh. Hindi siyang pwedeng sustentuhan eh. Kaya sabi ko, nag-decide ako sa kanya na, sige, sabi ko, ano tayo, tutulungan kita para mapara sa operation. Kaya sabi ko, next week, guys. Ayan yung next week, guys, makikita nyo, magpapakilala ko sa inyo. Para ako, sino yung ano natin? Sana magkaroon kami ng magandang communication sa pagkikita namin sa Lunes. Okay guys, mamaya ulit. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Guys, kahit tayo. Itong ulam ko. Ito yung ulam ko kahapon. Alam mo naman tayo dito, ang ginagawa ko, yung ulam ko niluluto for 2 days or 3 days.
tagal nung iniinit ko na lang yan. Ito yung minuto kahapon na apritada. Ayan. Yung kulay green na yun, ito yung broccoli yan. Nilaga ko lang, sinama ko lang doon sa pagkain. So, yun guys, para hindi na luto, nanluto doon araw-araw. So, init-init na lang. Wala naman tayong tagal luto sa bahay. So, ginawa ko, dinamihan ko yung luto ko. Tapos, good for 2 days or 3 days kung ano yung matira sa pagkain natin. So, yun yung mga. Guys, kain tayo. Buhay OFW, luto, pangatlo, pangatlong luto, pangatlong init. Tapos, isang sahig. Hey guys, kain. Wala na kambing ako, di kumain. Puno iba ako. Hi! Busy! Bisa nyata. Hai, guys, buras. Ayo di dalam gabi. Late na makan. Binili ko na karang broccoli. Muna lang si broccoli dito. Yung isang buong ganyan, ano eh. 3 riyal lang, kasi 40 pesos, isang buong ganyan. Muna kasi gulay dito sa Saudi. Hindi ko na inyayin ang pagkain ko. Labi.